Ma'am, bakit po? Walang gana niyang tanong mula sa kabilang linya. How are you? Sweetheart, nagustuhan mo ba ang new school mo? Muli siyang nagpaikot ng mga mata bago sumagot. It's so boring, mommy. Mukhang mahirap ang mga estudyante rito. Mas gusto ko yan sa bahay mag-aral. Walang kabuhay-buhay niyang sagot. Natawa ng bahagya ang kanyang ina mula sa kabilang linya, kaya't ang paglalakad ay ipinagpatuloy niya nang nakatingin lang sa ibaba nang bigla siyang mabunggo ng isang matangkad, matipuno, guwapo at mukhang mabangong lalaki. At ang hawak nitong kape, aksidenteng naitapon niya. Pinatay niya ang tawag at saka pinagsalubungan ng tingin ng lalaki. Oh my gosh! Anong ginawa mo? Sigaw niya ngunit tinignan lamang siya ng lalaki at nagtaas ng gilid ng labi niya na mas lalong ikinainis nga ng dalaga. Anong iningisi-ngisi mo? Look! Natapunan ako ng dalamong coffee. Tignan mo nga yung skirt ko. Sigaw pa ng dalaga at nandidiring pinunasan ng skirt niya. Ikaw ang humaharang-harang sa dinaraanan ko. Sa daan kasi, ang tingin miss. Muli ay nakangisi nitong sabi at nilagpasan na ang dalaga. Kasama niyang naglalakad ang dalawa niyang kaibigan. The nerve! Nanggigil na bulong ni Cheska at saka niya hinubad ang sapatos niya at ibinato sa likuran ng binata na ang pangalan ay Brian. Natigilan ang binata ng maramdaman niyang pagbato nito. Ganon din ang mga kaibigan niyang gulat na gulat. Bastos! Sigaw pa muli ng dalaga at nang humarap nga sa kanyang binata na walang ekspresyon ng mukha, tinalikuran niya ito matapos paikutan ng mata. Nagmamadaling umalis si Cheska sa gitna ng eksena. Sa sandaling oras na yun, ay pinalibutan sila ng maraming tao. Nagtungo siya sa comfort room at doon ay pinilit na pinunasan ng tisyo ang malagkit at amoy kape niyang palda. Nakakainis! Ano bang pangalan ng lalaking yun? Ang sarap sipain sa mukha. Nag-aalborotong sigaw niya. Nakaagad namang pinagtinginan ng mga babaeng pumapasok at lumalabas sa CR. Tinawagan niya ang kanyang ina para magpadala sa bodyguard niya ng bagong skirt, medyas at sapatos. Isa na lang ang suot niyang sapatos dahil ibinato niya sa lalaki. Mamahalin at bagong biliman yon, wala na siyang balak pang kuhanin. Sa susunod na magkita kami, sisiguraduhin ko talagang iuuntog ko siya sa pader. Nakaikom nga ang bibig at inis na inis pa nitong sabi. Samantala kinuha ni Brian ang ibinato sa kanya ng dalaga na sapatos. Nakangisi pa nga siya nang sundan ito ng tingin. Masyadong maarte. Mariing bulong nito na sinikuan naman ang kaibigan niyang si Toby. Mukhang may bago ka na namang chika. Bulong nito. Chicks? Hindi siya papasa. Sagot niyang ikinatawa ng dalawa niyang kaibigan. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang sinusundan at tinitilaan sila ng iba pang mga estudyante upang hindi mapansin ang medyo puyat na mata ni Brian. Nagsuot siya ng itim na shades na mas lalo niyang ikinagwapo. Mas lalo silang pinagtilian ng mga babae. Ngunit habang naglalakad, hindi nawawala sa kanyang isipan ang mukha ng dalaga. Palihim siyang napapangiti at napapahigpit sa pagkakahawak ng sapatos nito. Pero ang cute niya, para siyang maliit na dragon na nagagalit. Nang makarating ang dalaga sa kwarto na dapat niyang pasukan, nakasinghal siyang napaupo roon. Laki pa rin ang pasasalamat niya dahil hindi siya na-late. Hinintay pa kasi niyang dumating ang mga bodyguard niyang nagdala ng ipamamalit niya. Sino siya? Transfer yata. Grabe, ang ganda niya. Kumikinang ang mga matang bulong ng isang babae. Napangisi ang dalaga at bahagya pang hinagod at tinapik ang mahaba at maitim niyang buhok. The confidence. Mataas ang tingin sa sariling bulong niya. Ilang sandali pang lumipas, dumating na ang guro na hinihintay nila. Nagsimula ang klase sa simpleng introduction lang nang nasa kalagitnaan na ng pagpapakilala ang mga estudyante. Bigla namang pumasok ang tatlo na malaanghel
sa guwapong binata na halos ikalaglag ng panganang dalaga. "Ikaw na naman?" Gulat nitong tanong sa mahinang boses. "Shucks, anong kinagawa mong mokong ka rito?" Dahil lang katabi niya lamang naupuan ang bakante at ang dalawa pa sa likod niya, napasinghap na nga lamang siya. Tumabi sa kanyang binata na nakaukit ang pagkangisi. "Anong ginagawa mo rito? Stalker ba kita?" Naiinis na tanong ng dalaga. "Ikaw? I-stalk ko?" "Wow!" Napasandal si Brian sa kanyang upuan at nahagod pa nga ang kanyang dibdib. "Ang taas naman natin ang pangharap mo, miss." Pinaikutan nga niya ng mata ang binata habang dalawa nitong kaibigan sa likod. Narinig niyang mahinang nagtatawanan. Nang lingunin niya ito, napatahimik ang dalawa dahil sa masama at animoy mangangain ng buhay na pagtitig niya. "Oh, sapatos mo pakalat-kalat." Nakangising bulong ng binata na ang tingin ni diretso lamang siguro. Gulat na hindi nakapagsalita ang dalaga hanggang sa napangisi na nga lamang ito at nagdadadabog na kinuha ang sapatos. Basta na lang lamang niyang ipinasok yun sa dala niyang paper bag na pinaglalagyan ng marumi niyang skirt. "Salamat ha." Pagalit niyang sabi na bahagyang ikinatawa ng binata. "Sa lahat ng nagpapasalamat, ikaw ang galit." Bulong nito na hindi narinig ng dalaga. Mabilis na lumipas ang araw. Katulad ng una silang magkita hanggang ngayon, ganoon pa rin sila. Oras-oras na nagbabangayan. "Akin na nga, sinabi eh." Sigaw ng dalaga at malakas pang hinugpas ang braso ng binata. "Aray ko naman." Reklamo naman ito. "Aray-aray ka riyan. Tantanan mo ko at ibalik mo sa akin yung diary ko." "Eh kung ayoko, wala ka namang magagawa eh." Nakangising sabi ng lalaki at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa diary ng dalaga na nakuha niya sa bag nito. "Naiinis ako. Hinampas ako ng mataba at bully kong kaklase. Mukha namang baboy." Malakas niyang pagbasa sa diary ni Cheska. "Ano ba? Ibalik mo nga sa akin yan." Sigaw ng dalaga at hiyang-hiya na nga sa ginagawa ng binata. Sa halip na pakinggan siya, malakas na tumawa ang binata sa mga sumunod pa niyang binasa. "Utong lupa na yun. Hinalikambal mo na ako sa pisngi. Ang kapal ng muka. Ang baboy-baboy. Ang pangit-pangit na kakadiri." Basa pa nga ulit ni Brian mula sa diary ng babae na lalong ikinapula nito na hiyang-hiya ang mukha ng dalaga. "Ibalik mo na sa akin yan, Brian. Nakakahiya na nga." Reklamo pa nga ni Cheska na mas lalong ikinalakas ng pagtawa ni Brian. "Ayoko nga, butin mo muna." Pangaasar pa nito at isinara ang diary ng dalaga at itinaas gamit ang isa niyang kamay. Dahil hindi pinagpalang dalaga pagdating sa height, ay kahit magtatatalon siya, hindi niya maaabot ang diary na hawak ng binata. "Sira ulo ka talaga!" Reklamo pa nito at ilang ulit na kinabog ang matigas at matipunong dibdib ng binata. Lalo silang pinagtinginan ng kanilang mga kaklase. Nagsimula silang kiligin sa dalawa na binansagan pa nga nilang mga aso't pusa. Nagpatuloy nga yun kahit na nga hanggang sa malapit na nga silang makapagtapos ng kolehiyo. Graduating na nga sila pero tuloy pa nga rin sa bangayan. Isang araw nang makauwi nga si Cheska at makarating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. "How are you, sweetie?" Bati nga nito at hinagod pa nga ang buhok niya. "Ay naku, Diyos ko, mommy. Everyday akong naloloka sa school. May pasaway po kasi at walang modo na kaklase. Aba, kuhanin ba naman sa bag ko yung diary ko tapos binasa ng malakas sa school? Nakakahiya po kaya." "Akala mo kung sinong gwapo? Porket matangkad, mabango, maputi at mayaman?" Malakas na natawa ang kanyang ina dahil sa kwento niya. "Alam mo anak, ganyan na ganyan din kami ng daddy mo nang nagliligawan pa lang kami." "Grabe ama, seryoso po ba kayo?" "Mas gugustuhin ko na nga lang mategi ng maaga mom kaysa ang makatuluyan siya if ever na maging ganun man ang love story namin kagaya niya ni papa." Maarte pa ngang sabi ni Cheska.
sandali pa ay dumating na nga ang kanyang ama. Hi, Daddy! Hello, baby. How's your day? As usual po, nasira. Napagod po akong makipag-away kay Brian eh. Sabi nga nito. At kinuha sa kamay ng kanyang ama ang dala nitong plastic at halos kuminang mata nang makita ang nilalaman nun. Daddy, ito pala yung favorite food ko. Thank you po ha. Sabi nga nito at hinalikan sa pisngi ang ama. Hindi na nga niya ito hinintay pa na mag-react at tagad na ngang tumakbo sa lamesa. Nagtanong pa nga ang ama nito kung sino si Brian at kwento naman ang ina ng babae na mortal na kaaway ng anak sa school. At bilin nga agad ng daddy ni Cheska sa ina nito, huwag mong hayaan na magkaroon ng nobyo ang anak mo, honey. Alam mong may kasunduan na tayo with Mr. Gomez. Umuo naman ang kanyang ina at napatawa na nga lamang. Habang kumakain, ay sabi nga ng ina ni Cheska sa kanya, on February 8, we will go to Fabian Restaurant. We will meet and talk to Mr. Gomez about your upcoming engagement party with the son. Nasamid nang wala sa oras ang dalaga sa walang prenong sinabi ng kanyang ina. Mabilis siyang ikinuha ng kanyang daddy ng tubig. Kinuha niya yon at kaagad na ininom habang kinakabog ang dibdib. Tatawa tuloy ang kanyang ina. Ma'am, kita niyo naman pong kumakain ako eh. Maghinay-hinay naman po kayo sa mga sinasabi niyo. Reklamo ni Cheska. I'm sorry, sweetheart. Masyado lang akong nadala ng emosyon. Excited na kasi ako. Excited na po kayong maikasal ako kahit na 20 pa lang ako? Ayaw niyo muna bang kahit mag 24 o 25 man lang ako before getting married? Masyado po akong bata. Ganon din naman yun, sweetheart. Mas okay na yun dahil gusto ko ng marami nga po. Wika pa nga ng ina. Malakas na nagtawa na ng mag-asawa. Honey, masyado mo siyang binibigla. Natatawang wika naman ng kanyang ama habang nakaakbay sa baraso ng ina. Napuno ng malalakas na pagtatawanan at pag-aasaran ang pamilya. Si Cheska ay nag-iisa lamang na anak nina Mr. and Mrs. Madrigal, kaya sanay ito sa pagkakaroon ng buhay na malaprinsesa. Ngunit ang masaganang buhay na yon ay may kondisyon, kapalit ng lahat ng hangouts, luho, malalaking pera sa bangko at pagkakaroon ng kalayaan ay nakatakda nga siyang ikasal sa mapipili ng kanyang mga magulang na makakabiyak niya. Pumayag siya sa ganoong kondisyon sapagkat noong bata pa siya, hinihigpitan na nga siya ng mga magulang, lalo na ng kanyang ama, sa mga gusto niyang gawin sa buhay kaya't nang magkaisip ito, siya na mismo ang gumawa ng paraan para bigyan siya ng kaluwagan at kalayaan ng kanyang mga magulang. At ang kondisyon na yon, ang pinili niya na alam niyang sa pagtanda niya ay ganoon din naman ang mangyayari dahil siya lamang ang nag-iisang magmamana ng kumpanyang pagmamayari ng kanyang ama. Basta, huwag lamang siyang ipakakasal sa isang matandang mayaman na madaling mamatay dahil baka lolo na raw ang itawag niyo roon imbes na asawa. Sa mga sumunod pang ang araw, mas lalong lumala ang simpleng pagtatalo nila ni Brian. Rinding-rindi na nga ang dalaga at halos patayin na nga niya sa inisang binata. Kung pwede nga lang niya itong ilibing ng buhay, ginawa na niya. Cheska, kiss mo ko. Pang-aasar nga na wika ng binata, sabay tutok ng pisngi niya sa mukha ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at kaagad na nasapak ang mukha ng binata. Sira ulo ka ba? Inis na tanong nito. Aray ko naman. Hindi ka naman mabiro. Nagtawa na ng mga nakakita sa kanila. Laman sila ngayon ng kwarto at nakaupo sa kani-kanilang silya. Naghihintay ng guro. Palihim na napapangiti ang binata habang palihim na sinusulya pa ng dalaga sa peripheral vision niya. Ngunit sa tuwing naiisip niyang maldita ito at walang kapantay ang pagiging dragon sa tuwing nagagalit, kaunti siyang nakakaramdam ng pagka-turn off. Pero tila mas malakas pa rin ang paghanga. Nang matapos ang klase sa buong maghapon, mag-isang naglakad sa hallway ang dalaga at tinunto ng parking lot.
Napasinghal na nga lamang siya nang hindi niya makita ang driver niya. Nasaan na kaya yun? Tanong niya sa kanyang sarili at saka idinayal ang number ng driver niya. Ngunit ilang minuto na ang nakakaraan, hindi pa rin ito sumasagot. Hays, hindi kaya nasira na naman yun ang sasakyan? Mamamasahay pa yata ako nung wala sa oras eh. Nagdadabog at nakabusangot itong reklamo. Akma na nga siyang lalabas ng parking lot nang biglang may humarang na kotse na sa daraanan niya. Masama niya kaagad itong tinignan nang biglang bumukas ang bintana. Nagihirap ka na ba? At wala ka ng driver at bodyguards? Ang nakatawang sabi ng walang iba kundi si Brian. Napakuyom tuloy ng kamao ang talaga. Nasiraan lang ang driver ko, kaya shut up. Sabi nito sa kaumirap. Rico, ano ba? Ang sakit sa tenga ah. Magkasalubong ang kilay na sigaw ni Brian. Natawa naman ang binatang lula ng mamahaling sasakyan. At sabi nga nito, sumakay ka na. Ihatid na kita. Delikado riyan sa daan lalo na ang iksipan ng suot mong skirt. Nakangising sabi niya. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanon, biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. At tila na mula ang pisngi niya sa sinabi ng binata. Tara na, pumasok ka na. Ulit ng binata. Tatanggi pa sana ang dalaga ngunit binusinahan ulit siya ng malakas ng binata. Aray ko naman. Oo na, ang ingay mo. Reklamo nito nang nakangisi at pumasok na nga sa loob ng kotse katabi ng driver's seat kung saan nakaupo si Brian. Sasakay ka rin pali, bulong pa nito. Napinaikutan nga niya ng mata. Anong nakain mo? At sinakay mo pa ako sa kotse mo. Sinapian ko pa ng mabuting anghel? Sarkastikong tanong ni Cheska. Hindi naman. Gusto ko lang sirain ang araw mo. Hanggang sa makauwi ka na. Sabi nga ng lalaki. Ayos ka talaga eh, no? Ang galing mo. Hindi niya maintindihan pero pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Habang kausap ang dalaga, mukhang nadala yata siya ng emosyon sa sinabi ng binata kanina. Hoy! Hoy! Pangungulit nga ng lalaki sa kanya. Aray ko, bakit ba? Mataray na tanong naman ni Cheska. Kanina pa ako nagsasalita dito eh. Tulala ka riyan. Saka, bakit parang namumula yung mukha mo? Teka, may gusto ka sa akin oh. Pang-aasar pa nga nito na ikinapula at ikinataranta nga ng babae at ikinabilis ng pagtibok ng puso. Hoy, ano bang sinasabi mo? Ikaw? Ikaw talaga magugustuhan ko for all na people? Excuse me ah, kahit ikaw pa ang nag-iisang lalaki sa buong mundo, hindi kita magugustuhan. Tsaka, engaged na ako no? Mataray na sabi nga ni Cheska at pinag-cross pa nga ang dalawang braso na parang pinagmamayabang ngayon. Bigla namang natahimik ang binata at tila umurong ang mga dila. Napansin naman kaagad yun ni Cheska. Oh, natahimik ka yata? Tanong nito. At sabi lang naman ng lalaki, wala. Nagulat lang ako. Engaged ka na pala? Pero wala ka naman sinsinga. Nakangising sabi ni Brian kaya't napatingin si Cheska sa kanyang mga daliri. Sakto naman at wala siyang kahit na anong singsing na suot. Napasaputuli siya sa kanyang noo. At pagdadahilan nga ni Cheska, hindi ko lang suot, baka maluma kasi agad eh. Palusot na lamang niya dahil ang totoo ay wala talaga siyang singsing dahil hindi pa naman ginaganap ang engagement party niya. Hindi pa nga niya nakikita ang mukha ng lalaking papakasalan niya eh. Ang engagement ring, hindi tinatanggal. Gusto mo bang hindi matuloy ang kasal niyo? Muling natahimik si Cheska at makalipas pang ilang segundo, doon lamang siya nakapagsalita. Ganun ba yon? Oo kaya, tura naman ang binata. Lumipas ang ilang minuto. Walang kahit na sinong nagsalita sa kanila. Hanggang sa makarating nga sila sa bahay ng dalaga. Sige Brian, mauna na ako. Ingat sa pag-uwi, salamat. Tinanguan lang siya ng binata at hindi na nga nagsalita pa. Na parang nag-iba nga bigla ang mood. Hawak pa rin ito ang manibela hanggang sa makalabas na nga si Cheska ng sasakyan.
Salamat sa paghatid. Aniyat isinira na nga ang pinto. Mahina siya nitong binusinahan at saka umalis. Sinundan lamang niya ng tingin ng sasakyan hanggang sa makalayo ito. Mang-awkward na, bulong niya saka huminga ng malalim. Papasok pa lamang siya ng bahay nang salubungin siya ng kanyang ina. Anak, sino nagatid sa'yo? Kaagad na tanong nito. Huwag kang OA, mommy. Kaklase ko lang yun. Nasiraan na naman ba ng sasakyan si Robert? Tanong niya nang makasalubong ang kilay. Si Robert ay ang driver niya. Oo, sweetheart. Pinuntahan pa siya ng ibang driver dahil nasa daan pa raw ito eh. At sabi na nga ng babae, si Brian po yung nagatid sa akin, ma'am. May food na ba tayo? Pagbaling nga niya ng topic ngunit nanlaki lamang ang mata ng kanyang ina. Brian? Yun ba yung kaklase mo na palagi mong ikinukwento sa akin na kaaway mo? Tumango lang naman si Cheska na ikinalaki naman ang ngiti ng kanyang ina. Ano na namang ngiti yan, ha, ma'am? Nakasinghal na tanong ni Cheska. Wala naman. Pero ano ba ang buong pangalan ng Brian na yun, sweetheart? Curious na tanong ng ina. Bakit niyo po tinatanong? Sagutin mo na lang, sagot naman ng ina. Sige na nga po, Brian Gomez pong pangalan niya. Napalaki nga ang mata ng babae. Really? Tumango naman si Cheska. Oo nga, ma'am. Bakit? Ano pong problema? Alam mo naman na palagi namang may naghahatid sa akin tuwing wala akong sundo. Pretty kaya ako? Pagbibiro pa nga nito. Umiral na naman ang kaartehan mo, ha? At pinalo nga siya ulit sa braso ng ina. Maray ko naman po, ma. Sige na, kumain ka na nga lamang dyan. Sabi nga nito. Nang makita nga siya ng ice cream, sobrang saya nga niya. At binuksan niya yun kaagad at nilantakan. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng Linggo, February 8, sa harap ng lamesa habang nananghalian ng mag-anak, biglang nagsalita ang tuwang-tuwang ina ni Cheska at excited na magaganap na pagpupulong mamayang gabi. Siya ang nagluto at naghanda ng lamesa para sa kanilang tanghalian. O ayan na, kumain ka ng kumain. Pinagluto kita ng masusustansya. Na-excite na ako para sa'yo. Kinikilig nga ang mommy niya na hindi naman maintindihan ni Cheska kung bakit. At parang siguradong sigurado ito na magugustuhan nito kung sino man ang anak ng ipakikilala sa kanya. Ma'am, ang OA ha? Tao lang din naman yun. Bakit pa kasi hanggang ngayon ay ayaw niyong sabihin sa akin kung sino siya? Tsaka bigyan niyo ako ng picture o kaya malaman ko man lang ang pangalan niya. Sabi nga nito, para naman daw makilala niya ang mapapangasawa niya. Pero sabi naman ng kanyang ina, surprise nga anak, di ba? Sarkastikong sagot nito. Inilingan lang naman siya ng ulo ni Cheska at saka kumain na nga. Ang kanyang mga magulang naman ay ngingiting-ngiting na akala mo ay nagsipanalo na nga sa luto. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na rin ayusan ang dalaga para sa magaganap na pagpupulong mamaya. Ayan, ang ganda-ganda mo na, sweetheart. Puri ng kanyang ina. Always naman po ako maganda eh. Confident na sagot naman ni Cheska. Ano, nakanda na ba kayo? Alis na tayo. Tanong naman ang kanyang ama. Nakakapasok pa lang sa kanyang kwarto. Ready na, dad. Pababa na po kami ni mom. Sabi naman ni Cheska. Umalis na nga rin kaagad ang daddy niya kaya't sumunod na nga silang mag-ina. Pagkarating sa Fabian Restaurant, napakunot ang noon ang dalaga na tila pamilyar na kotse na nadaanan nila. Hindi na lamang din niya pinansin yun at nagpatuloy na nga lamang sa paglalakad. Kinakabahan na siya dahil ngayon pa lamang niya makikita ang lalaking sinasabing mapapangasawa niya. Hiling na nga lamang sana niya ay gwapo yun at matipuno ang pangangatawan. Nang marating nila ang loob ng restaurant, mas lalo siyang kinabahan. Nasa harap na ng mahaba at malaking lamesa ang pamilya Gomez, ngunit wala pa roon ang lalaki. Good evening, Mr. and Mrs. Gomez. Pasensya na at medyo na late yata kami ng kaunti. Paumanhin ng ina ni Cheska.
Hindi naman maaga pa. Sagot naman ni Mr. Gomez sabay ngiti. Siya na bang mapapangasawa ng anak ko? Kay gandang dalaga. Puri niya nang makita nga si Cheska. Napayuko lamang ang dalaga at nakaramdam ng pagkahiya. Kaya ayoko sa mga ganito eh. Mahinang bulong niya, sabay kamot sa batok. Buti na nga lamang at sobrang hina at hindi naririnig. Sabi nga lang ng kanyang ina, "Yes, Mr. Gomez. Anak, bumeso ka sa magiging mga biyanan mo." Utos ng kanyang ina na kahit naiilang at nahihiya si Cheska, ginawa pa nga rin niya ito. "Magandang gabi po, Mr. Gomez." Nakipagbeso pa nga siya sa matandang lalaki at sa matandang babae. "Ganon din po sa inyo, Mrs. Gomez." Aliyat saka na bumalik sa tabi ng kanyang ina. "Lubhang napakaganda. Siguradong matutuwa nito ang aking anak kapag nakita ka." Wika ni Mr. Gomez, nakaunting nginitian si Cheska. Nagkwentuhan ng matatanda. Habang tumatagal, ay mas lalong dumodoble ang kabog sa dibdib ng dalaga. Wala pa rin ang binatang pakakasalan niya. Ang sabi, nagpunta lamang ito sa comfort room. Ilang taon na nga pala ang iyong anak?" tanong ni Mrs. Gomez sa kanyang ina. 20 years old. Mas matanda pala siya ng isang taon sa aking uniko iho. 19 pa lang." Animo'y naubusan ng salita ang bibig ng dalaga. Napahinto nga siya sa kanyang kinakain nang sabihin ng matandang babae ang edad ng kanyang anak na lalaki. At sa isip nga nito, "Sus Mariusep, 19? Hindi kaya asa rin lang ako ng tanda na yun?" "Hais, mahina din itong bulong." "Nasaan na ba ang anak mo, Han?" tanong ni Mrs. Gomez sa kanya. "Hindi ko nga alam eh. Pabalik na rin siguro yon. Ang sabi niya kanina magsi-CR lang daw siya." "Oh, ayan na pala siya eh." Automatikong nanlaki ang mga mata ng dalaga at dumagundong ang tibok ng puso niya. Napalunok din siya ng malapot na laway. Unti-unti niyang nilingon ang lalaking kadarating lang. At nang makita niya ito, ay bigla siyang natigilan at napatayo sa kanyang kinaupuan. "Ikaw?" Sabay na sigaw nilang dalawa at kapwa na paturo sa isa't isa. "Anong ginagawa mo rito?" Uutal-utal pang ang tanong ng dalaga. "Anak, siya ang lalaking pakakasalan mo, si Brian Gomez." Wika ng kanyang ina. "Ano?" Muli ay sabay nilang sigaw. "Ikaw ang pakakasalan ko?" Nanlalaki ang mga matang tanong ng binata. "Iyo! No, mommy! Ayoko po!" Nandidiri namang sigaw ni Cheska. "Sweetheart, ano ka ba?" Pinangdilatan siya ng mata ng kanyang ina. Ngunit hindi siya nagpatinag lalo na ang binata. "Mom, Dad, look! Tignan niyo kung gaano siya kaarte tapos yung babae niya ipapakasal niya sa akin? No way!" Sagot naman ang binata. Napairap naman si Cheska at sabi nga nito, "Ay, wawa, choosy ka. Sa ganda kong to, nagawa mo pang tumanggi at magnono riyan. Ang kapal na mukha mo." Dire-diretsyong sabi na nga nito, "Anak, huy, nakakahiya." Saway naman ang kanyang ina na hindi niya pinansin at lumapit pa sa direksyon ni Brian. "Nakakahiya naman sa mukha mo, Cheska. Kung mag-inarte ka nga, ay parang kang nandidiri sa akin. Isa akong heartthrob sa school, tapos pandidirihan mo lang? Alam mo bang marami ang nagkakandara pa sa akin?" Confident na sabi naman ni Brian. Pero sagot naman ni Cheska, "Anong pakialam ko? Like, ew, ikaw pa rin si Brian na mortal kong kaaway. At araw-araw sumisira ng maganda kong araw. Hindi na magbabago yon. Mom, ayoko pong magpakasal." Sabi na nga ni Cheska, "Mas lalong ayoko." Uwi ka naman ng lalaki. Sabay tinalikuran pa nga ang isa't isa. "Tama nga ang usap-usapan sa school nyo. Para talaga kayong mga aso't pusa. Bagay na bagay." Natatawang wika ni Mr. Gomez. Napakagatang dalaga sa ilalim ng labi niya dahil sa sobrang inis. "Sweetheart, nag-usap na tayo, hindi ba?" "Mom, nag-usap na nga tayo pero hindi niya naman sinabi sa akin ni Dad na siya ang pakakasalan ko.
Alam niya naman ang tungkol sa kanya, diba? Alam niya naman na mortal kaming magkaaway ng lalaki niyan. Baby, huwag mong sigawan ang mommy mo. Sita naman sa kanya ng kanyang ama. But dad, hindi ko siya pakakasalan. Cheska, pinangmulagatan siya ng mata ng kanyang ama kaya napapikit na nga lang sa inis ang dalaga. Son, mag-usap tayo. Tawag naman ni Mr. Gomez sa kanyang anak na si Brian. Sumunod naman kaagad ito. I hate you, Dad. I hate you, Mom. Nagdadabog na reklamo ng dalaga at saka umalis na nga. Sinunda naman kaagad siya ng kanyang mga magulang. Sweetheart, please. Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Mom, ayoko nga. Ayoko. Akala ko ba nagugustuhan mo na siya? Tanong nitong ikinatigil ni Cheska. Nilingon niya ang kanyang ina na nagkasalubong ang kilay. Alam kong may lihim ka ng nararamdaman para kay Brian. Pero sabi ni Cheska, what? Ako? I have feelings for that jerk? Hell no, mommy. Never akong nagkagusto sa kanya. Lagi niya akong iniinis. Palagi niya akong inaasar. Diyos ko po, araw-araw, sira ang araw ko sa kanya. Anong gusto niyo? Magkaroon kayo ng anak na maaagang masisiraan ng bait dahil sa nireto niyong lalaki? Mom, ipasaran niyo man ang lahat ng bank accounts ko at itaboy niyo na ako bilang anak niyo. Hindi ko pakakasalan ang lalaking yon over my dead body. Matigas na sabi ng dalaga sabay talikod sa kanyang mga magulang. Are you sure? Tila nang aasar at nakataas pa nga na kilay na tanong ng kanyang ama. So paano na ang night hangouts with friends mo? Luho, masasarap na pagkain, pagiging sikat, buhay prinsesa at ang hinahangad mong kalayaan, Aber? Paano na yon? Kaya mo ba? Nang hahamon na tanong ng kanyang ama. Napakuyom ng kamao ang dalaga, sabay kagat sa ilalim ng labi niya. Dad, sabay lingon ito sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nakayuko at nakakamot na nga sa kanyang sentido. Alam niyo namang hindi ko kaya. Pero sa'yo nang galing, anak. Napamura na nga lamang ng malutong ang babae. Pagkaraan ng ilang oras at ng pangungumbinsi ng kanilang mga magulang sa kanilang dalawa, sa wakas, pumirma na nga sila ng kasunduan at sa darating na buwan ay nakatakda na nga ang kanilang kasal. Nakasinghal na umalis ng restaurant si Cheska. Si Brian naman ay iiling-iling lang. Kinabukasan maaga pa lamang ay nagpatawag na ng presko ng mga magulang nilang dalawa. Inanunsyo sa buong bansa ang kanilang pag-iisang dibdib. Magaganap na. Gulat na gulat ang mga kaklase at kaibigan nila nang mabalitaan ang balitang yun. Nagtataka nilang sinundan ng tingin ng dalawang magkasintahan na magkahawak kamay na naglalakad sa hallway ng kanilang paaralan. Kailangan ba talaga natin gawin to? Nauuyam nga na tanong ng dalaga sa binata. Wala tayong choice. Nang magpatawag sila ng preskon para lang sa kasal natin. Kailangan na natin gawin ito. Wala na. Lantad na ang kagwapuhan ko sa lahat ng tao. Siguradong marami kang magiging kaagaw sa akin yan. Pagbibiro pa nga ng lalaki na kaagad namang sinamaan ang tingin ng dalaga. Biro lang. Natatawang saad ni Brian. Papaero ka talaga. Ani at nagpatuloy na nga sila sa paglalakad. Kilala ang pamilya ni Cheska at Brian sa buong bansa. Isa sila sa pamilya na tinitingala ng maraming kumpanya dahil sa pagiging successful ng kumpanya ng kanilang pinamamahalaan na nagkaroon na ng maraming branch at silang dalawa lamang ang nakatakdang magmana noon. Wala nang iba. Grabe, ikakasal na pala kayong dalawa. Wala man lang kayong pasabi, pare. Sita ni Toby nang makarating sila sa kanilang silid. Sabi ni eh, at bagay na bagay kayo. Tignan mo, magka-holding hands pa talaga. Pinag-appear ni Dwayne ang kanyang mga palad matapos ituro ang dalawang kamay na magkalingkis. Gusto na ngang lumubog ni Cheska sa kahihiyan. Gusto na niyang tanggalin ang kamay niya sa kamay ni Brian. Ngunit sa tuwing tatangkain niya ito, mas lalo lamang hinihigpitan ng binatang pagkakahawak sa kanya. Ikwento mo nga, pare.
Paano bang nangyari? Bakit sa isang iglap? Kayong dalawa na ang mukhang aso't pusa at halos isuka ang isa't isa ay kakasal na. Aminin niyo nga? May liim ba kayong relasyon noon, ha? Natawa ng kaunti si Brian habang si Cheska ay napayoko na lamang. Hays, ano pa naman to? Inis na bulong ni Cheska. Saka ko nikukwento, pre, kapag nakalabas na si ma'am. Sagot nito at ngumuso pang ituro ang guro na nakatingin sa kanila na ngayon ay magkasalubong ang kilay at nakapamewang na. Ay, sorry ma'am. Kaagad na sabi ng dalawang magkaibigan at pumunta sa kani-kanilang upuan. Talaga naman ang pagiging chismosa ni Dwayne at Toby walang kapantay. Nakailing na sabi nito na ikinatawa ng lahat ng estudyante. Baka naman pwede mo nang bitawan ng kamay ko, mister. Sarkastikong ang sabi ni Cheska kay Brian. Ay, sorry. Aniya at saka tumawa ng pilit. Inirapan lamang siya ng dalaga kaya't napabulong siya. Ang sungit. Mabilis pa na lumipas ang isang linggo. Nagpunta ang pamilya Gomez sa bahay nila Cheska. Doon ay pinagkasunduan nila na lumabas ang dalawang magkasintahan upang mas lalong makilala ang isa't isa. Kahit tinatamad, ay ayaw nang bumangon ni Cheska mula sa kanyang pagkakahiga. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Nang makaalis sila, ay abala namang nagkwentuhan ang magbabalae. Tuwang-tuwa sila sa chemistry ng dalawa. Denial lang yung mga anak natin. Kunwari lang yan. Tignan mo, kapag ikinasal na sila, siguradong makakaubuo agad sila ng apo natin. Malakas silang nagtawanan sa sinabi ng ina ni Cheska. Naging sunod-sunod yun at sinimulan na nga rin nilang pagplanuhan ng kasal ng kanilang mga anak. Samantala nagpunta sa isang sikat na restaurant sina Brian at Cheska. Nakabusangot ang mukha ng dalaga sa kalagitnaan ng pagkain nila. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Ayaw mo ba ng pagkain dito? Masarap naman ah. Tanong nito habang umunguya. Hindi naman sa ayaw. Wala lang akong gana dahil mas gusto kong magpahinga. Napuyat ako sa ilang araw na exam natin eh. Sabi nga ng babae, pero sagot naman ni Brian, binibasic lang kasi ang exam, huwag mong masyadong dibdibin. Nice. Mas dinidibdib ko sila mama. Ikaw, gusto mo ba talaga ng kasal na to? Sandaling hindi nakapagsalita ang binata. Napaisip, mas inuna na lang nga niyang sumubo ng ilang kutsara ng pagkain kaya't napasinghal na nga lamang dalaga. At sabi nga nito, ang totoo, may girlfriend talaga ako. Biglang natahimik si Cheska at tulalang napatingin sa binata. Ano ka mo? May girlfriend ka? Tumango si Brian. Hala, e paano yun? Sabi nga niya. Kailangan ko siyang hiwalayan bago tayo ikasal. What? No! Huwag mo siyang saktan dahil sa akin. Dahil sa peking kasal na to. E di huwag na lang tayong magpakasal, total. Hindi naman natin gusto ang isa't isa, diba? Ang mga magulang lang natin ang may gusto nito. Pero napailing naman ang lalaki at sabi nga nito, hindi pwede. Malalagay ang kapwa-pamilya natin sa kahihiyan, lalo na ang pamilya ko sa alanganin. Ha? Huh? Sabi nga nito, hindi ba't nagpa-presscon sila? Halos lahat ng tao dito sa bansa natin. Alam na ikakasal na tayo. Malaki rin ang pagkakautang ng pamilya ko sa pamilya mo. Nasa alanganin kasi ang pamilya namin. At ang pinagkasunduan nila 3 years ago tungkol sa pagpapakasal natin. Kailangan maging tayo. Kundi, babawiin ang pamilya mong lahat ng perang inutang namin sa inyo. Hindi pwedeng mangyari yun dahil babagsak ang kumpanya namin at mawawalan ng trabaho ang mga empleyado namin. Maraming maapektuhan kapag umatras ako sa kasal natin. Tila na ubusan ng salita ang dalaga at hawak niya ang mga kubyertos na bigla niyang nabitawan. O bakit? Don't tell me. Ginamit nila ang pagkakautang ninyo sa amin para i-blackmail kayo? Kakausapin ko sila, ma'am. Hindi to pwede. Hindi yun patas. Salubong ang kilay na sabi ng dalaga. Akma nang kukuhanin ni Cheska ang cellphone sa kanyang bag para tawagan sana ang mga magulang nang bigla siyang pigilan ng binata.
Huwag mo nang gawin. Alam kong hindi lang yun ang dahilan. May mas malalim pa ron. Ha? Huh? Kunot noong tanong ni Cheska. Maliit na ngiti lamang ang isinagot ng binata sa kanya at nagpatuloy na nga ito sa pagkain. Gulong-gulo naman si Cheska at sabi nga nito, Brian, ipaliwanag mo na nga sa akin. Gusto kong maintindihan dahil nagugulahan na ako. Pilit nito, kaya napabuntong hininga si Brian bago nagsalita. At sabi na nga nito, ang pamilya mo at ang pamilya ko, marangya at sikat. Ang dalawang kumpanya na pamamahalaan natin sa hinaharap. Ngayon ay sobrang tanyag. Kapag nagsanib pwersa ang dalawang kumpanyang yon, magiging makapangyarihan ang pamilya natin. Mas marami tayong matutulungan na nangangailangan ng trabaho. Mas lalawak ang pamamahalaan natin dahil siguradong hanggang ibang bansa. Lulusot ang dalawang kumpanya na yon na pinakamataas dito sa bansa. Naiintindihan mo ba, Cheska? Bukod sa pagkakautang namin sa inyo, yun ang mas pinakamalaking dahilan. Kailangan nila tayo para tuluyan silang makapagsanib pwersa. In short, tayo ang gagawin nilang tulay para mangyari yon. Planado na ang lahat ng yon 3 years ago. Halos malaglag ang pangalang dalaga sa mga sinabi ng binata. Ngayon ay lubos niya na ngang nauunawaan. Kapag umatras sila parehas, silang malalagay sa kahihiyan. Wala na silang magagawa dahil fixed na ang lahat. Wala na silang karapatan para tumanggi pa. Kung ganun pala, paano gagawin natin? Paano na kayo ng girlfriend mo? Nag-aalalang tanong ni Cheska na nilingon lamang ang pinata. Pero sabi naman ng pinata, maghihiwalay. Yun ang naiisip kong paraan. Pero, wala na akong magagawa, Cheska. Kahit gaano ko pa siya kamahal, kailangan ko siyang bitawan para sa pamilya ko at para sa iyo. Nakaramdam ng pagkakonsensya ang dalaga. Hindi mo naman ito kailangan gawin, Brian. Kailangan, sagot niya. Tuluyan nang natahimik si Cheska at ipinagpatuloy na nga lamang ang kanyang kinakain. Patuloy siyang nag-isip ng paraan kung paano ang gagawin hanggang sa isang bagay ang kanyang naisip. Paano kaya kung ganito na lang? Napaangat ng tingin sa kanya si Brian at sandaling itinigil ang pagkain. Ano yun? Hayaan kitang magkaroon ng patagong relasyon sa girlfriend mo sa isang kondisyon. Napakunot noo si Brian sa suhestyon ni Cheska. Anong kondisyon? Nauutal na tanong ng binata. E di, hindi tayo magtatabi sa kama? Napasapo ng noo ang binata at saka malakas na natawa. At sa tingin mo naman tatabi ako sa'yo. Nagpapatawa ka ba, Cheska? Sarkastikong sabi nga ni Brian na sinamaan naman ang tingin ni Cheska. Alam mo ikaw ang sama-sama mo talaga eh. Reklamo nito at sabay silang nagtawanan kahit nakaunting nakaramdam ng pagkahiyang dalaga. Hahayaan kita sa pakikipaglalasyon sa kanya. Kung sino man siyang babae, basta ha. Hayaan mo rin ako sa mga gusto ko. Ang mga hangouts, luho, kalayaan at lahat ng gusto ko. Ang pagkakaroon ko ng buhay prinsesa. Hindi ko kayang bitawan ang lahat ng iyon nang dahil lang magpapaksal ako. Parehas naman nating hindi gusto ang isa't isa, diba? Kaya hindi natin dapat pigilan ang mga sarili natin sa mga bagay na gusto natin. Kaunting natawa ang binata nang dahil lang sa mga pansamantala at hindi ganoon kahalaga mga bagay na yan, hahayaan mo ang asawa mo na makipagkita sa ibang babae? Sigurado ka ba? Tanong nga ni Brian. Oh, bakit? Mahal ba kita? Nagmamahalan ba tayo? Hindi pa nga natin ganoon kakilala ang isa't isa, diba? Nakangungso nitong sabi. Grabe. Hindi ko alam na ganyan ka pala kababaw mag-isip. Bulong ni Brian na narinig naman ang dalaga. Sinamaan niya ito ng tingin. Anong sabi mo? Salubong ang kilay na sigaw nito. Pinagtinginan tuloy sila ng customers kaya nahiya nga sila bigla. Oo na, sige na. Payag na ako. Huwag ka lang sumigaw riyan. Nakakaya sa ibang kumakain. Wika nga ni Brian. Eh, ikaw eh. Ikaw na nga itong tinutulungan ko. Ikaw pa itong malakas ang loob na gumanyan. Naranasan ko na rin kasi ang minsang magmahal, no? Kaya alam ko ang pakaramdam ng ganyan. Napakasakit kaya kapag nalaman mong pinagpalit ka sa iba
Halos 2 taon din yata akong nagmo-move on nun eh. Kaya nga naging ganito ako katigas ng ulo. Nahilig ako sa mga night hangouts. Kaya hanggat maaari ayokong maranasan ng ibang babayang naranasan ko noon sa impaktong ex-boyfriend ko. Bakit? Anong ginawa niya? Curious na tanong naman ni Brian. Eh di hayun. Tumuhog ng ibang babae kasi ayokong ibigay sa kanya ang gintong perlas ko. Aba, 16 pa lang ako noon tapos nagpapatuhog ako? No way. Natawa sa kanyang binata at pasimpleng humanga. Tama lang ang ginawa mo. Sagot naman ni Cheska. Tama talaga. Kaya hayun. Ayun sila at naghihirap ngayon. 2 na yata yung anak eh. Hindi naman kasi ako tulad ng ex ko na mayaman pero kahit ganun yun, minahal ko yun ng todo. Kaso mukhang hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Kaya yung jowa mo, huwag mong saktan. Huwag mo siyang sasaktan ng dahil lang sa akin. Kung pwede nga lang na umatras tayo sa kasal na to, gagawin ko eh. Kaso huli na ang lahat. Malungkot nitong litanya. Nagpatuloy sila sa pagkain at pagkukwentuhan hanggang sa sila ay natapos nga at umuwi na. Sandali pa nilang hinintay matapos. Magtawanan ang kani-kanilang mga magulang bago sila tuluyang naghiwalay ng landas. Ilang linggo pa ang lumipas. Tuluyang sumapit ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib na inaabangan ng lahat. Nang matapos yun ay nagpunta sila sa reception kung saan nagkaina ng lahat ng bisita. Pagod man ang bagong mag-asawa, ngunit wala silang pamimilian kung hindi ang harapin ng lahat. Samantala, palihim na nakangiti ang binata habang pinagmamasdan ang napakaganda niyang asawa. Hindi niya minsan man inakala na maikakasal siya rito. Congrats pare, talagang iwiniwan mo na lang sa amin ang bandera ng mga single ah. Bati ni Toby sa isa sa mga abay niya. Kayang-kaya niyo na yan, pre. Hanggat single kayo, sulitin niyo na yung mga sexy babes sa paligid dahil kapag kasal na kayo, hindi niyo na yun magagawa pa. Nakatawang bulong ni Brian sa kanyang kaibigan at sabay silang nagtawanan. Si Cheska naman ay naging abala sa iba pa niyang kaibigan at mga abay. Nagkuhanan sila ng maraming larawan. Sana hindi ka magsisi na pinakasalan mo siya. Maldita at dragong walang kapantay pa naman ang misis mo, pre. Bakit ko naman pagsisisihan? Hinding-hindi, pre. Nakangiting sagot ni Brian habang nakatitig sa kanyang asawa. Ay, kawawa naman kaming mga single. Singit ni Dwayne at saka sila muling nagtawanan. Nang matapos ng kasal at reception, nagtungo nga silang mag-asawa sa bahay na iniregalo ng pamilya ni Cheska. Pagod na pagod silang dalawa at tulad ng napag-usapan, bawal silang magtabi sa kama kaya't bukod ang kanilang naging silid. Mabilis na lumipas ang maraming araw. Nakontento sila sa ganoong setup ng pagpapanggap. Sa tuwing nakaharap ang kanilang mga magulang, sweet na sweet sila kung titigan pero kapag nakatalikod na ang mga ito, kani-kanila nga sila ng sibat sa mga gusto nilang puntahan. Parehas silang naging masaya at pakiramdam ay malaya hanggang isang araw. Cheska, magpupunta lang ako kaila Melissa ha? Paalam ni Brian sa kanyang asawa. Si Melissa ay ang kanyang nobya. Pupunta ka na naman doon? Doon ka na lang kaya tumira, Brian. Sarkastikong sagot nito at sa kanya pinaikutan ng mga mata ang kanyang asawa. May aasikasuhin lang naman ako doon. Promise, hindi ako magtatagal. Wika nga ng lalaki at niyakap mula sa likuran si Cheska. Bahala ka. Buhay mo naman yan eh. Sino ba naman ako para pigilan ka? Asawa mo lang naman ako sa papel. Muli ay nakairap na sambit nito. Napalihim namang ikinangiti ni Brian. Sus, pinagseselosan mo yata si Melissa eh. Piningot nito ang pisngi ni Cheska. Anong pinagseselosan? Duh, so ganito akong to? Magseselos ako sa ibang babae? Kung siguro talagang nagmamahalan tayo, baka sakali. Sige na nga, umalis ka na nga. Tabay pa nito at nagdadabog na nagkulong sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na nga lamang si Brian. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkakaroon ng pagkagulumihanan si Cheska sa kanyang nararamdaman.
Parang maya't maya na niya, hinahanap ang kanyang asawa kapag wala ito. Nagiging excited na siya sa tuwing umuwi ito at halos pagsakloba naman ang langit at lupa sa tuwing aalis ito lalo na kung pupunta sa kanyang nobya. Aminin niya man o hindi, palihim siyang nasasaktan. Oo, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa kanyang asawa. Ngunit wala siyang karapatang magselos o pigilan ito dahil ang kanilang kasal ay kasal sa papel lamang. Isang kasal na ayon lamang sa pinagkasunduan. Napabuntong hininga na nga lamang na sinilip ang binata. Alas 10 na ng gabi. At hindi pa rin umuwi ang kanyang asawa. Kanina pa siya nag-aalala at sa tuwing naiisip niya na baka magkasama nga sila ni Melissa, hindi napapalagay ang puso at isip niya. Halo-halo na ang tumatakbo sa kanyang isipan at hindi niya maiwasan ang mag-overthink. Paano kung may ginagawa na silang milagro? Paano kung... Ha? Ayoko na nga. Brian, nasaan ka na ba kasi? Bakit anong oras na at wala ka pa? Naging parito at paroon ang paglakad ni Cheska sa loob ng kanilang sala. Iniisip at inaalala si Brian na kanyang asawa. Ilang beses niya na nga rin itong tinawagan pero hindi ito sumasagot. Hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha hanggang sa isang my day ang nakita niyang ini-upload ni Melissa. 2 minuto lamang ang nakakaraan. Magkasama si isang larawan sina Brian at Melissa at tila nakaupo sa isang puting kama. 6 naka-check-in sila sa isang hotel. Lalong nadurog ang puso ni Cheska. Napaupo na nga lamang siya sa kalapit niyang sofa at hindi na napigilan ng pagtangis. Tuluyan na siyang binalot ng espiritu ng selos. Ang lahat ng laman ng lamisitang nasa harapan niya ay inihagis niya sa pader. Ang lahat ng yon ay nabasag at nagsambulat. Ang tanga mo? Ang tanga-tanga mo, Cheska? Sinabunutan niya ang kanyang sarili at umiyak nung umiyak. Ang sakit pala? Ang sakit pala ng ganito? Akala ko hindi ako magkakagusto sa kanya pero anong nangyari? Kasalanan ko ang lahat ng to. Masyado akong tanga. Hindi nag-iisip. Paulit-ulit niyang sisi sa kanyang sarili hanggang sa naisipan niyang kumuha ng alak sa ref at saka uminom. Hinayaan niyang sarili na malasing sa nakalalangong inumin. Makalipas lamang ilang oras, sa wakas ay dumating na nga rin si Brian na mukhang pagod na pagod. Pagpasok niya sa loob ng bahay, laking gulat niya nang makitang nakaupo sa semento si Cheska at nakasandal sa gilid ng sofa. May hawak siyang bote ng alak at ang buong sala ay gulong-gulo. Cheska, anong nangyari sa'yo? Bakit naggaganito ang bahay? Okay ka lang ba? Kinakabahang tanong ni Brian. Sino ka? Oh, ikaw pala yan, mister ko. Okay lang ako. Umalis ka nga riyan. Singhal nito. At saka tatawa-tawa pa ng bahagya. Ano ka ba naman? Doon nga tayo sa kwarto mo. Akma na nga sana siyang bubuhati ni Brian nang sampalin niya ang mukha nito. Bakit umuwi ka pa ha? Tanong niya gamit ang lasing na boses. Doon ka na lang sa Melissa na mahal mo. Kayo na lang ang magsama. Mahal mo yan, di ba? Doon ka na, alis! Tumatawang taboy ng babae kay Brian habang lasing. Lalong kumunot ang noo ni Brian at mas taguluhan sa ikinikilos ng kanyang asawa. Ha? Anong kamo? Teka nga, ano bang nangyayari sa'yo? Mas lalo siyang kinabahan. Parang kanina lang ay okay naman siya ng kanyang iwanan. At sabi nga ni Cheska, anong nangyayari sa akin? Nababaliw na ako. Nababaliw na. Kasi mahal na ata kita, Brian. Kaya nasasaktan ako sa tuwing si Melissa na lang ang bukang bibig mo. Palagi na lang. Sandaling natigilan si Brian. At natulala. Mahal mo ko? Muling tanong nito nang nauutal. Oo, hindi pa ba halata? Mahal kita pero wala akong karapatan kasi may mahal kang iba. Sigaw nga ni Cheska na natiling tahimik
ang gulat na si Brian. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko na inaasahan ito. Wala naman akong plano o balak na magustuhan ka eh. Ayoko sa'yo eh. Pero hindi ko alam. Isang araw nagising na nga lang ako na mahal na pala kita. Nagusto pala kita. At ngayon, nasasaktan ako. Nasasaktan ako kasi ako ang asawa mo pero iba ang nasa isip mo. Wala akong karapatan kasi kasalanan ko yun eh. Hinayaan kita. Pinayagan kita. At ni minsan, hindi kita pinigilan. Wala eh. Wala naman akong karapatan para pigilan ka kasi kayo ang tunay na nagmamahalan. Mahabang litanya ni Cheska habang nakayuko at patuloy sa pagiyak. Lasing na lasing siya at tuluyan nang nawala sa sarili. Ilang minuto bago na proseso ng utak ni Brian ang mga narinig niya. Sa tingin niya ay oras na upang aminin niya ang buong katotohanan. Ang katotohanan na matagal na talagang walang ugnayan sina Melissa at Brian. Cheska, may sasabihin ako sa'yo. Hinawakan ni Brian ang magkabilang pisngi ni Cheska, ngunit itinaboy lamang nito ang kamay niya. Alam ko na yung sasabihin mo. Namahal mo si Melissa, di ba? Hindi mo na ako kayang makasama. Sige, run ka na. Hindi kita pipigilan, umalis ka na. Lasing na sabi ng dalaga at nagpumiglas sa pagkakahawak sa kanya ni Brian. Dahil sa inis at sa pagwawala ng lasing na si Cheska, hinawakan nga ni Brian ang magkabilang niyang pisngi at saka marahas itong hinalikan. Nanlalaki ang mga mata ni Cheska at natigilan. Ilang sandali pa ay naghiwalay na ang kanilang mga labi. Kaunti pang nalasahan ni Brian ang alak sa labi ni Cheska. At sabi na nga ni Brian bilang pag-amin, matagal na kaming walang relasyon ni Melissa. Bago pa man tayo ikasal, naghiwalay na kami. Bago pa man tayo magkakilala sa eskwelahan, nagkakalabuan na talaga kami hanggang sa maghiwalay. May asawa at anak na siya ngayon, Cheska. Kaya wala kang dapat ikaselos kasi matagal na kaming tapos. Yun ang totoo. Naguguluhan namang sabi ni Cheska. Ha? At dagdag nga ni Brian, naghiwalay kami dahil nalaman kong nabuntis siya ng ibang lalaki. Sobrang sama ng loob ko noon at dahil sa galit, nakipaghiwalay ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ang sabi mo noon bago tayo ikasal? May nobya ka at yun si Melissa? Nauutal at nangihinang tanong ni Cheska. Biro lang ang lahat ng yun. Diretsyong sagot ni Brian. Naikinakunot ng noon ni Cheska. Ano? Gusto lang kitang pagselosin noon pero hindi ka naman tinablan. Ha? At pag-i-explain nga nito. 3 years ago, kilala na kita. Matagal nang ipinakilala sa akin ni na mom and dad. Alam ko na noon ang mangyayari sa atin. Noon pa lang ay nagkasundo na ang mga magulang mo at ang mga magulang ko tungkol sa pagpapakasal sa atin once na mag-19 na ako. Pero dahil sa kalagitnaan, ako nung pagre-rebelde noon, kinalaban ko si na mom and dad at nakipagrelasyon sa ibang babae, yun si Melissa. Umabot naman ang halos 2 taon ng relasyon namin pero nauwi rin sa wala ang lahat nang magpabuntis siya sa ibang lalaki. Hindi ko alam, matagal na pala niya akong nilalagyan ng dumi sa ulo. Hanggang sa muling nag-cross ang landas natin sa eskwelahan. Hindi kita nakilala nung una dahil sa laki ng pinagbago mo sa pananamit pero pamilyar ka sa akin. Nang magkita nga tayo muli sa engagement party, natulala ako na ikaw pala yung babaeng gustong ipakasal sa akin ng mga magulang ko 3 years ago. Bago pa man nangyari yun sa eskwelahan pa lang, unti-unti na talaga kitang nagugustuhan. Kaya palagi kitang iniinis kasi nakikitan ako sa'yo sa tuwing nagagalit ka. Para ka kasing maliit na gasol na sasabog eh. Sobrang cute mo. Kaya nang sabihin mo sa akin na engage ka na, nalungkot ako. Pero hindi ko inasahan na sa araw ng pagpupulong na yon, malalaman ko na ikaw pala ang naka-engage din sa akin. Ginamit kong nakaraan ko para pagselosin ka. Ang sabi ko sa'yo, may nobi ako kahit matagal naman na talagang wala. Hindi ka na bang tinatablan dun eh? Ngayon ka palang talaga nagselos sa kanya kung kailan 2 ng anak niya. Kakapanganak lang din niya. Ilang minuto ang napatulala si Cheska. Animoy umatras ang dila niya sa mga nalaman niya. Baka pasukan ng langoy ang bibig mo.
Natatawang sabi naman ng lalaki. Napakadaming tanong na pumapasok sa isip ni Cheska. Sobra siyang naguguluhan. E ano yung my day niya? Ipinakita ni Cheska sa kanya ang my day ni Melissa. Natawa naman si Brian. Picture namin yan kanina. Nagpunta ako sa kanila dahil sa amin. Naisipan ng asawa niya kumuha ng lupa na pagtatayuan ng bahay nila. Unti-unti na silang nakakaasenso kaya sabik na silang makakabukod. Nakalimutan mo na ba? Nagbebenta ang pamilya ko ng lupa dahil maraming lupa na pagmamay-ari si Papa. Nanatiling nakanganga sa kanya si Cheska, kaya mas lalo siyang natawa. Para maniwala ka, eto ang ebidensya. Kinuha ni Brian sa ibabaw ng sofa ang dala niyang envelope kanina. Ipinakita niya yon kay Cheska, katibayan ng kontrata na pinirmahan nila Melissa para sa lupang binibili nila. Lasing man ay pinilit niyang basahin yon. Animo ay ayaw mag-sink in sa isip niya ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Brian. Ibig mo sabihin, ginamit mo lang si Melissa para iprank at pagsalosin ako? Tumango nang nakatawa si Brian. Sira ulo ka? Sabi nga ni Cheska. Nagulat si Brian nang bigla siyang hampasin nang una ni Cheska. Mas lalo siyang natawa. Oh, masakit yun ah. Sira ulo ko kasi. Nagsiselos ako sa wala, Brian. Pero sakod naman ni Brian. Hindi ko nakasalanan yan. Hindi ka naman kasi nagtatanong eh. Kumamot siya ng kanyang ulo. Pero ang buong akala ko kayo pa rin. Akala mo lang yun. Naglawit ng dila si Brian upang mas lalong asarin si Cheska. Selosa ka pala eh. Kakainis ka? Sagot naman ni Cheska. Muli ay pinagampas nga ni Cheska si Brian ng unan. Pero seryoso, ano nga kasi yung dahilan ng pagsaselos mo? Makulit na tanong ni Brian. Nakaramdam ng init ng mukha si Cheska at nahihiyang pinalo ang braso ng kanyang asawa. Gusto kong marinig, ano nga kasi yun? Ulit pa nito at hindi mapigilan ng kilig. Ano? Napakamot ng ulo si Cheska. Ituloy mo. Ano kasi? Alam mo naman kasi kung ano. Gusto kong marinig. Pagpupumilit ni Brian. Pikit mata ang pag-amin tuloy ni Cheska na mas lalong ikinalaki ng ngiti ni Brian. Mahal kita. Talaga? Tanong muli ni Brian. Tumango ang dalaga. Magkakaganito ba ako kung hindi kita mahal? Aniya at ninanais ng lumubog sa kanyang kinaupuan. Sabi na nga ni Brian, mahal na mahal din kita, Cheska. Buong pag-amin nito na ikinapikit ng mata ni Cheska. Ang dibdib niya ay halos sumabog sa sobrang kaba. Grabe ka pala magselos, no? Ang dami mong binasag. Sabi nga ni Brian ang nakatawa. Hinampas naman siya muli ni Cheska. Mahirap ka palang lukohin, baka sa susunod. Ako na lang ihampas mo sa pader eh. Biro pa nga nito. Pagkatapos nga ng confrontation na yon, kapwa sila sumandal sa gilid ng sofa. Lasing na lasing man si Cheska ay nagawa pa rin niyang makinig sa kanyang asawa. Sandali silang nagkwentuhan tukol sa kanilang mga nakaraan. Hanggang ang simpleng pagkukwentuhan na yon, nauwi sa isang mapusok at nagliliyab na sandali. Unti-unti silang binalot ng init ng kamunduhan. Walang isa man sa kanila ang pumalag sa nais ng kanilang mga katawan. At kapwa, pinagsaluhan ng isang tunay na pagmamahalan. Hanggang sa unti-unti rin nilang naabot ang sukdulan. At pinaramdam nga ang pagmamahal sa isa't isa. Lumipas ang maraming buwan at nang kapwa nakapagtapos ng pag-aaral, pinag-aralan na nilang pamahalan ng kumpanya na nakatakdang manahin nilang dalawa. Nang matapos ang oras ng trabaho ay sama-sama silang pamilya na naghapunan sa bahay nila Cheska. Pagod man sa trabaho ay nagawa niya pang magluto ng ilang masasarap na pautahe para sa kanilang hapunan. Sa gitna ng kanilang pagkain, unti-unting nakaramdam si Cheska ng pagkahilo ngunit hindi niya iyon pinansin. Sa umpisa at ipinagpatuloy lamang ang pagkain habang abala sa pagtatawanan ng kani-kanilang mga magulang. Oo nga pala, Cheska at Brian, mga anak.
Kailan niyo kami balak bigyan ng apo? Abay halos, 2 taon na kayong kasal pero hindi pa rin kayo nagkakaanak ha. Natigilan sa pagsasalita ang ina ni Cheska. Nang bigla siyang dumuwal, mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo at doon ay sumuka siya ng sumuka. Pakiramdam niya ay bumabaliktad ang sikmura niya. Sinunda naman siya ni Brian upang alalayan hangbang ang magbabalae ay nagkatinginan at isang malaki at matamis na ngiti ang biglang sumilay sa kanilang mga labi. Hindi na pala natin kailangang magtanong balae. Mukhang ayan na ang sagot. Ang natatawang sagot ng ina ni Brian sa tanong ng ina ni Cheska. Oo nga, sigurado akong napakaganda ng lahi nating magiging apo. Dagdag pa nito at saka sila nagtawanan. Nang makabalik sa pagkainan si Cheska, ay namumutla na ito kaya't pinaupo muna nila. Pinabili na rin si Brian ang pregnancy test upang malaman kung nagdadalang tao na nga ba ang kanyang asawa. Nang mag-test si Cheska, ay 2 guhit ang sumilay sa puting kit. Nang makita iyon ni Brian ay halos maabot niya ang langit sa taas ng kanyang pagtalon. Yes! Magiging tatay na ako sa wakas! Sigaw pa niya at lahat sila ay nagpalakpakan. Nanghihinaman ang katawan ni Cheska ay lubos ang galak na kanyang nararamdaman. Sa wakas ay makapagsisilang na nga rin siya ng sanggol ang kaisa-isang hiling ng kanyang mahal na asawa. Sa ilang buwan na lumipas, naging sobrang maalaga nga ni Brian at maingat sa pagdadalang tao ni Cheska. Hindi niya ito hinahayaan na mapagod. Kusa niyang kinukuha ang ginagawa ng kanyang asawa. Nais niyang maging maayos at ligtas ang panganganak nito at ang bata sa kanyang sinapupunan. Huwag kang magbuhat, mahal. Akin na yan. Saway niya sa kanyang asawa. Magaan lang naman yan, mahal. Didiligan ko kasi ang mga halaman ko sa harap ng bahay. Sagot niya nang kuhanin nga ni Brian ang kalahating timbang tubig na binubuhat niya. Kahit na, mag-ingat ka pa rin. Ako na lang magdidilig nito, magpahinga ka na lang sa kwarto. Utos nga ni Brian. Isang maliit na ngiti ang sumulyap sa mga labi ni Cheska. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Aniya matapos lapitan si Brian at halikan sa pisngi. Nambobola ka na naman. Sige na, umakyat ka na roon at pagdadala na lang kita ng pagkain. Wika nito na sinunod naman ni Cheska. Sa kalagitnaan ng paglalakad ni Cheska, papunta sa kanilang kwarto, biglang nanakit ang tiyan niya. Aray! Aray ko! Daing nito at napahawak na nga lang sa gilid ng hagdan. Mahal! Aray! Muling sigaw niya. Hindi kaagad iyon narinig ni Brian dahil abala ito sa pagdidilig ng halaman. Mahal! Manganganak na yata ako, mahal! Muling sigaw nito. At sa pagkakataong iyon, narinig na ng kanyang asawa ang pagsigaw niya. Mahal, ano nangyari sa'yo? Tanong nga ni Brian at natataranta na nga sa itsura ng kanyang asawa. Manganganak na yata ako, mahal. Dalhin mo na ako sa ospital. Sige, teka, dadali na kita. Dali-dali nga niyang binuhat si Cheska at pinasok sa loob ng kotse. Nagmamadali nilang tinahak ang daan papunta sa ospital. Nang makarating doon, ay hindi na niya naipark pa ng maayos ang sasakyan. Kaagad nga niyang binuhat ang asawa at sumigaw ng tulong ng mga doktor. Nang oras ding yon ay dinala si Cheska sa operating room nang malaman na malapit na nga itong mga anak. Nanlalamig sa takot at kaba si Brian. Nang tawagan niya ang kanyang mga magulang, gayon din ang mga magulang ni Cheska, ipinabatid niya rito na manganganak na nga ang kanyang asawa. Wala mang isang oras ay nakarating na ang mga ito sa ospital. Nasaan ang anak ko? Kaagad na tanong ng ina ni Cheska. Nasa operating room pa po manganganak na. Diyos ko, gabayan niyo po ang anak ko. Dasal nga ng kanyang biyanan na babae. Ilang oras silang naghintay sa paglabas ng doktor galing sa operating room at nang makalabas ito, isang napakagandang balita ang kanyang hatid. Congratulations! Naisilang na ang anak niyo, Mr. Gomez. Masayang bati ng doktor sa kanila.
Kaagad na nangingilid ang luha ni Brian. Maraming salamat po, Dok. Pwede ko na po ba sila makita? Dilinisin muna ang bata. Maya-maya lang ay pwede niyo na siyang makita. Maya-maya lang din ay lilipat na ang asawa niya sa kwarto. Sagot ng doktor. Sige po, Dok. Maraming salamat, ha. Abot langit ang ngiti ni Brian nang lingunin niya ang kanyang mga magulang. Congrats, son. Finally, tatay ka na. Salamat, Dad. Tinapik ni Mr. Gomez ang balikat ni Brian. Sa kwarto na nila'y pinagpatuloy ang paghihintay. Isa lang ang maipapayo ko sa iyo, son. Maging mabuti kang ama. Huwag na huwag mong sasaktan ng mag-ina mo. Lalong huwag kang magloloko, lalo na't may anak ka na. Paalala nito sa kanya. Tumango nga si Brian. At itinatak ang mga katagang iyon sa kanyang isipan na ipinayo ng kanyang ama. Makalipas lamang ilang sandali, naunang hinatid si Cheska sa kwarto na bakas pa rin ang panghihina sa kanyang katawan. Malokay ka lang? Kaagad na tanong ni Brian nang lapitan niya ito. Tanging pagtango lamang na isagot ni Cheska. Hindi siya makapagsalita dahil sa sama ng kanyang nararamdaman. Magpakalakas ka, anak. Congratulations, nanay ka na. Wika ng kanyang ina. Maliit na napangiti si Cheska. Nasaan ang baby ko? Nangihina niyang tanong. Dadali na siya rito maya-maya lang. Inaasikaso pa siya ngayon. Sagot naman ang kanyang ama. Dahil sa panghihina at panlalambot ng katawan, pumikit muna si Cheska at sandaling nakatulog. Paggising niya, buhat-buhat na ng kanyang asawang si Brian ang umiiyak niyang anak. Ang cute-cute naman ng baby ko. Ang bait-bait niya na no. Puri pa nito habang nilalaro ang batang bahagyang naglilikot. Kaunting naluha si Cheska. Mahal? Mahinang tawag niya rito na kaagad nilingon ng kanyang asawa. O mahal, ising ka na pala. Ito na si baby macho oh. Daan-daan siyang lumapit sa kanyang asawa at ipinakita ang kanilang anak. Naluha na rin si Cheska nang makita na namalapitan ang kanyang anak. Siya na ba ang baby ko? Umiiyak na tanong niya. Oo, mahal. Nangihina man ang katawan ni Cheska, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang anak at inilagay sa dibdib niya. Walang pag-awat na tumulo ang luha niya ngayong hawak-hawak na niya ang kanyang anak. Ang pogi-pogi ng baby ko. Umiiyak na sabi niya. Pinunasan naman kaagad yun ni Brian. Ilang sandali pa ay unti-unting umiiyak ang bata. Kaya muling kinuha ni Brian at hinili. Hindi pa kayang kumilos si Cheska. Dahil ilang oras pa lang simula ng manak siya. Kailangan niya munang magpahinga. Habang iniehele nga ng kanyang asawa ang kanilang anak, mas lalo siyang naiyak sa tuwa. Tila isang panaginip. Noon ay para lang kaming aso at puso ni Brian. Hindi ko ni minsan na akalain ng lalaking katulad niya ang magiging asawa at ama ng anak ko. Talagang mapaglaro ang tadhana. Pakadamdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng nanay at asawa sa buong mundo. Hindi ko inaasahan pero ibinigay ng Diyos. Maraming salamat. Bulong niya sa kanyang isipan. Nang makabalik sa kanika nilang mga magulang na kanina lang ay nagpaalam na bibili ng pagkain sa labas, nilapitan nila ang kanilang apo. Maingat na maingat nilang hinili at nilaro-laro at labis na nagalak ang kanilang nararamdaman. Sa wakas, nahawakan ko rin ang napakagwapo kong apo. Hello, baby Machu! Wika ng ina ni Cheska. Pigil na natawa ang nakigang si Cheska. Nang lapitan niya ang kanyang asawa, ay hinalikan siya nito sa labi at hinagod ang buhok nitong gulo-gulo na rin dahil sa pagkakahiga. Salamat sa pagbibigay sa akin ng napakagwapo at napakakit na anak. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayong ganap na akong ama. Ngumiti ng matamis si Cheska bago nagsalita. Mahal na mahal ko kayo ng anak mo, mahal. Muli ay hinalikan ni Brian ang kanyang asawa sa labi at sabing, mahal na mahal ko rin kayo. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Cheska at Brian. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyo.